Yan, nagsasaing tayo ng ganyan karami. Kasi meron tayong papakainin ng mga tao. Tapos, itong adobo natin, tinitimplahan ko na siya ng bawang sibuyas kasama ng ating paminta at nilalagyan ko na siya ng mga pampalasa. Alam niyo ba mga kataba, ito talaga yung gusto ko sa buhay ko, kaso wala pang sapat na budget si Mama Taba yung makagawa ka ng mga simpleng bagay habang nandito pa tayo sa mundo. Maglagay tayo ng Ajinomoto, kaso wala pang sapat na kakayahan si Mama Taba pagdating sa money matters. Pero pag sa ibang ano bagay, pinipilit nating makatulong kahit sa maliit na paraan. Maglagay tayo ng toyo. Kaya nga sabi ko, mabigyan lang ako ng pagkakataon sa aking ginagawa. Marami akong gustong gawin para sa iba na rin, hindi lang para sa pamilya. So yan, maglalagay tayo ng ating suka. Pabayaan muna natin mababad. Yan, naluto na natin ang ating adobo. Nagdagdag tayo ng konting sabaw para mas marami makakain. Kasama ng kanin. Yan mga kataba. Kasi magpapakain tayo ng kaunti sa jail. No? Yan ang aking munting makabuluhan para sa aking kaarawan. No? Matagal ko nang gusto yan mga kataba. Kaso alam nyo naman. So yan. Nailatag na natin ang ating kanin. Yan. Nawa, makatulong kahit papaano ng konti para sa mga ating mga nakakulong na kababayan. Yan ang kaunting handog ni Mama Taba para sa aking kaarawan. Maliit na bagay mga kataba, pero napakalaking bagay sa akin. Nawa magkaroon pa ako ng kakayahan sa mga susunod na panahon. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Marami pa tayong gustong matulong. So yan. Yan, napagtulong-tulungan ng ma-set up mga kataba at napagkasya naman ang ating nilutong adobo. Nagdagdag na lang tayo ng konting egg para naman mabalanse yung ibang wala. So ganyan yung ginawa natin at salamat sa aking anak at ganoon din sa aking manugang na tulong-tulong para makompleto mga kataba. So yan, dadalhin na natin yan para sa kanila. Masaya ako na maging makabuluhan ng aking lumipas na taon. Salamat sa Panginoon. After ng ilang minutong biyahe mga kataba, nandiyan na kami sa may police station ng Tarlac. At syempre, sandali lang sabi ko sa anak ko, kakausapin ko lang yung tao sa loob. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta ka nalang pumapasok mga kataba kung wala kang agenda. Syempre, explain mo rin bakit ka nandiyan, anong ginagawa mo dyan. Sabi ko, magpapakain lang po. Part lang po ng pasasalamat sa dagdag na taon sa birthday ko. At ganun yung way ko na luto lang ng konti mga kataba at magbigay na rin ng konting pagkain para lalong-lalo na sa mga walang dalaw mga kataba. Kasi nga naranasan ko mga kataba yung minsan sa buhay ko na ako yung nagdadala ng pagkain para sa mahal sa buhay. Hindi ko na kailangan i-explain anong nangyari. Pero nakita ko mga kataba yung hirap nila na wala silang dalaw, walang mga taon na tumitingin sa kanila, nag-aasikaso. So ganun yung nakita kong sitwasyon lalo na nung pandemic mga kataba. Kaya malaking part sa akin na naapektuhan din ako dun sa mga tao na naghihirap. Kahit na gano'n pa man sila naging anong mali sa buhay nila mga kataba, hindi natin sila pwedeng i-judge kung ano yung naging kapalaran nila. Kasi pwede naman magbago mga kataba eh. Hindi nasusukat sa kasalanan ng tao kung ano yung nangyari sa kanila. Bagkus maintindihan natin na meron pa silang time at meron din silang pamilya na nag-iintay sa kanila sa kanilang pagbabalik. Kaya nga sabi ko na hindi lahat ng mga nakakulong may kasalanan. At yung mga na iba naman na may kasalanan, mabibigyan pa naman ng pagkakataong magbago. Yun yung pananaw ko mga kataba. At sana marami pang tao na gustong tumulong, mabigyan ng pagkakataong tumulong. Tulad ko na hindi pa enough yung kakayahan ko para makatulong kahit sa maliit na bagay lang mga kataba. Ganyan yung ginagawa ko. At nagpapasalamat din ako sa
mga tao na nagiging ehemplo tulad ni Papay de los Reyes, mga kataba. Kahit konti, nagbigay ng tulong. Hindi man yung amount eh, kundi yung bukal sa loob na pagtulong, mga kataba. Huwag nating husgahan yung mga tao na nandyan sa mga ganyang kalagayan. Bagkus maintindihan nila bakit, maintindihan natin bakit sila napasok sa ganyang sitwasyon. At dadaan sila sa tamang proseso. Ganun na rin yung pagbabago nila para sa nag-iintay nilang mga mahal sa buhay. Mabigyan sila ng pagkakataong tuluyang magbago, mga kataba.